Ayo, so what's up mga pagkakabagay sa inyo. At muli, magsiserve tayo, no? At ito na nga yung piyesta ngayon dito sa Isla Bonita, no? At kahapon, Caracol, kung nakita nyo sa isang video natin, no? Ngayon nga yan, no? At ngayon, piyesta at serve time tayo mga par. At ang oras natin is 7:31 mga par, no? At tara, samahan nyo ako dun. At magbibisa at maliligo muna tayo, no? At pag-ento natin, nakabis na tayo. Let's go mga par. Ayan pala, lumisal mo na. Yup. Yun. So, sa pamparat. Nakabis na tayo. Let's go na, no? Pumunta na tayo sa simbahan. Yun. Surprise! Sinasama natin sa Diyos na kaawaan tayo at na walang hanggang. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Hallelujah. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Puri sa iyo, Panginoon. Pangalawa sa aking katuwang na obispo sa Missionary Diocese sa Cavite, si Bishop Salvador Badi G. Villacruz. Lahat po kami ay missionary order. Anong oras na ba?
oras na. Gusto niyo bang makakain ng marami mamaya? Gusto niyo ba? Gusto niyo bang makakain ng marami mamaya? O kung yes, hahaba ang konserto ko. Kasi para magutom kayo, no? Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Now, mga kapatid, ang pagpipiesta ginagawa taon-taon. At ito ang history nito, La Isla Bonita de Paglaong, kung saan ang piniling patron ay ang mahal na Senyor Santo Niño de Tacloban. Tama ba de Tacloban? Ibig sabihin, yung mga Yolanda survivor ay dinala rito sa dako ito ng lalawigan ng Cavite kasama yung kanilang mahal na poong Santo Niño. Now, anong kahulugan ng piyesta sa Biblia? Yung mga anti-Catholic ayaw ng piyesta. Pero nagbe-birthday, ano? Ayaw magpasalamat sa Diyos pag piyesta. Pero nagdiriwa ng iba't ibang okasyon. Ang piyesta po sa Biblia, ang kahulugan, Thanksgiving sa Diyos. Hindi totoo yung paninira ng manidilibang isip na kaya daw ayaw nilang mamiesta kasi daw ang inihahandang pagkain ay inihahandong sa Diyos-Diyosan. Hindi po totoo yun. Ang Santo Niño po, letra por letra, mababasa sa Biblia. Sa Biblia, Kastila, Spanish, Santo Niño. Pag tinagalog natin, banal na bata. Noong bang ipanganak ng mahal na Birheng Maria ang Panginoong Jesucristo, banal ba o hindi? Nung sanggol siya, banal o hindi? Banal. Nung pinaglilihi, banal o hindi? O nung naglalakad na bilang bata, banal o hindi? Nung nag-teenager, banal o hindi? Nung nangangaral, banal o hindi? And nung ipako sa krus, banal o hindi? Nung muling nabuhay, banal o hindi? Nung bumalik sa Ama at nasa kanan ng Ama't lumuklog, banal o hindi? Eh babalik siya rito, banal o hindi? Nung bang bata ang Panginoong Jesucristo, kaya nga Santo Niño, banal o hindi? 100% banal siya mula sa tiyan ni Maria, mula nang ipanganak noong unang Pasko hanggang sa maging batang banal, hanggang sa ipako sa krus, hanggang bumalik sa langit, banal siya. At pagbabalik niya rito sa ikalawang pagparito niya, banal na banal po ang ating Panginoong Jesucristo. So, ang Santo Niño, ang kahulugan sa Biblia, batang banal. E nung ipanganak, anong tawag? Infant Jesus, banal na sanggol. Ang Santo Niño po kasi, naglalakad na siya riyan. Hindi siya yung kapapanganak lang ng mahal na Birheng Maria. So, Santo Niño, nasa Bible yan na Kastila. Kasi yung Santo, Kastila. Yung Niño, Kastila. Pag sinabi sa Tagalog, banal na bata. Yun ang ating Panginoong Jesucristo. Malinaw po ba? Eh ano nga kahulugan ng piyesta? Ang piyesta, pagpapasalamat sa Diyos tungkol sa isang magandang bagay na nangyari sa buhay ng mga tao. Sino-sino rito yung galing sa Yolanda sa Leyte? Nasaan kayo? O, di ba, nakaligtas kayo? Salamat sa Diyos, di ba? Ang buhay niyo ba rito maayos? O, salamat sa Diyos. Nakakaraos ba kayo araw-araw? E di, salamat sa Diyos. Walang oras, walang araw na hindi tayo magpapasalamat sa Diyos. Ano? So, mamaya lang ay makakain. Kaya lang, Bishop Buddy, itutuwid ko lang. Hindi ako mataba, payat na ako. Malaki na ang nabawa sa aking timbang. Why? Gusto niyo ng milagro? O, pakinggan niyo, bibilisan ko lang. Ang unang stroke ko ay 2006. Ang pangalawang stroke ko last July 20. Last July 20. Siyempre, dinala ako sa ospital para isurvive, para mabuhay. Lahat ng doktor, nakulitan ako. Mula nung una pangalawang stroke, isang tanong, uminom ba kayo ng alak? Hindi. Naninigil niyo ba kayo? Hindi. Ba't baka ako puro yung tinatanong nyo sa akin? Kasi kung kayo maninginom ng alak at kayo nagsisigarilyo, isang stroke na lang, patay na kayo. Within 24 hours, babantay namin kayo kasi pwede kayong mamatay. Wala akong bisyo. Ang bisyo ko lang nung araw, isa lang. Pero tinigil ko na. Alam niyo kung ano? Matakaw po ako. Mahilig po ako sa masasarap na pagkain. Huwag lang laing. Ayoko ng laing. Ayoko po niyan. Ayoko rin ng lechong buong baboy. Gusto ko lechong kawali. Pero pag yung baboy kinuhong sa kawayan at saka nilechon, ayoko nun.
hindi ko po makakain yun, ano. Mahilig lang po ako sa mga desarsa, ano, sa bulaloya, kumakain po ako. So, ang sakit ko po, dala ng pagkalimot ko sa diet. Alam nyo, ang tao, nagkakasakit, hindi dahil pinarurusan ng Diyos. Nagkakasakit tayo pag mali yung ating lifestyle, ano? Kaya sabi ng mga doktor, swerte kayo, hindi kayo naninigal yun, hindi kayo umiinom, tatagal ang buhay nyo. Kaya lang, itigil nyo ang maraming kanin. Pinatigil ako sa rice. Kaya ang rice ko, 10 piso sa order, kalahati lang ang kinakain ko. Pero mamaya, bubuin ko, ha? Hindi under rice, isang order lang, ha? Hindi po ako nag-under rice, hindi ko po kayang kainin yun, ano? Tapos, pinatigil ako sa soft drinks. Kaya ang sugar ko noong December, 450, ang sugar ko ngayon, nasa 120 plus na lang. Tinigil ko po ang soft drinks. Disiplina lang sa katawan, mawawala yung ating mga sakit na nararamdaman. Eh anong milagro sinasabi ko? Dalawang stroke na, ito ho, buhay pa ako. Ang unang tinamaan sa akin noong 2006, yung kaliwang bahagi ng katawan. Nihila ko yan, tumigas po yan. Itong pangalawang stroke, ang napon ako, lagi akong nahahapo humihinal. Tapos ang salita ko, hindi ko na mabigas ng malinaw. Nabubulol na po ako. Kaya naghahabol ako ng hininga. At noong February po, itong kanang tuhod ko, nagkaroon po yan ng pain. Kaya dinala ko sa orthopedic, dinala ko sa Manila Med. Siyempre, public and private hospital. Kumuha ko ng pangalawang opinion. Ang gusto ng doktor, palitan ng bakal yung tuhod ko. Sabi ko, Diyos ko, ayoko. Paano kung hindi na ako nakalakan? Naka-wheelchair po ako noon. Nagkasal ako sa Silang Cavite. Nung bumaba ako doon sa reception, pag-akyat ko, di na po ako makalakad. Dalawa na umaakay sa akin. Tuloy na kami sa orthopedic. Pero sa awat tulong ng Diyos, naksal, pananampalataya, pag-asa. Ngayon po na ilalakad ko na ang tuhod ko. Dati hindi ko umabaloktot, umaaring-gingin ko sa sakit. Ngayon po, kaya na po. Hindi na lang ako makakatakbo ng mabilis. Pero noong 1992, nanalo ako sa marathon sa Calawan, Laguna. Fourth placer ako. Nananalo po ako sa marathon. Nung ako po'y teenager, nagbabasketball po ako. Binubutan ako po ang ring nung ako ay bata. Pero ngayon po, wala nang lahat yun. Nung ako'y teenager, mahilig ako mag-swimming. Ngayon, nagpunta ako Boracay 2017, nagkasal ako, ilang araw ako doon, hindi ako naligo sa dagat. Ayoko nga, masasunburn akong init, ano. Masaya ako sa banyo. At ayoko ng ducha o shower. Gusto ko tabo sa timba. Lalo ayoko ng bidet. Ayoko niya, napoborda ako kung saan-saan na napupunta, nababasa. Gusto ko talaga tabo at timba. Simpleng buhay lang po, dapat masaya na tayo. So ano pa ang milagro? Last July 20, pinasok ako sa ospital. After 4 days, nilabas ako ng ospital. Pagdating ko ng bahay ng hapon, kinakatok na ako magpapabless ng motor sa kanang bahay. Eh sabi ng mga kasama ko, hindi kayo pwede kumilos. Hindi, kaya kaya pinuntaan ko. Hindi ko buti nang iyan. Kasi kamag-anak ko po yun. Ano? Ayokong tumangit sa sama lugar. Bless po ako bahay sa kanang motor. Nahiga ako mga 10 oras mahigi. At 7 ng gabi, bumiyahin na ako papuntang Sagada Mountain Province. At would you believe, kinabukasan sa Sagada, bumaba ako sa Sumaging Cave at nakaakyat po ako ng ligtas. Sabi ng tatlong doktor, hindi namin kayo pwedeng payagang magsagada. Napaka-delikado po kayo i-stroke nyo lang. Anytime po, pwede kayong bumulakta. Eh ang pangako po, kaya kung pupunta ng Sagada, yung sikat na simbahan ng St. Mary the Virgin, yun ang aking dadalawin. Kaya pagdating ko sa Sagada, nagsimba ka agad ako doon sa simbahang sikat, St. Mary the Virgin. Ano? So, milagro yun. Nababa ko yung Sumaging Cave, nakabalik ako sa itaas, nang ako po ay humihinga at ligtas. Ano? So, yun ang mga milagrong pinagpapasalamat ko sa Diyos. Kayo, gusto niyo ba ng milagro? Gusto niyo ng milagro? Gusto niyo ng pera? Gusto niyo ng maraming request kay Lord? Pag magre-request kayo kay Lord, dapat dagdagan niyo. Dapat may listahan kayo. Ano? Kasi sa dami ng hingaling niyo, at least yung iba nun, ibibigay. Pag ukol, bubukol. Alam ni Lord, alimbawa, nakita ni Lord, ano ba request mo kay Lord sister? Tumama sa loto. Eh nakita ni Lord sa puso mo, pag tumama to sa loto, hindi na to magsisimba. Bakit? Magiging busy na to eh. Mag-around the world, magbibilang ng pera, no? So, ibibigay yun sa loto, no? Ano request niyo? Makatapos ng pag-aaral? Gusto niyo matapos? Elementary kayo? Elementary? Oh, pag nag-Mobile Legend kayo, hindi kayo makakatapos ng pag-aaral. Sino nag-ML sa inyo?
Ako hindi ako marunong ano. Sino nag-ML sa inyo? Ang dami namin estudyante bumagsak ka ML. Yung iba, nagsipagdap na. Pag humihiling tayo sa Diyos, nakita ng Diyos na mapapasama tayo, hindi niya yun ibibigay. Ano? Tapos na parang isa mga parno at yan mag-bibis namin ni par at yan ayaw sila Bishop ang bisita natin, ang guest natin Bishop Anthony Chief. Hello. Bishop bubuhat ako ng galaw tapos si Father Jefferson tapos si Bishop Mark ay nandito ang mga par yung tatlong nag-uusap ayan yung mga guest Bishop natin tsaka pare. Kasi ayun si Bishop Buddy. Ayun si Bishop. Nakatapos lang ng ano mga para. Nakatapos lang ng misa. Tapos na kami mag-serve ng atin. Mamaya na lang ulit no. At siyo, what's up mga para? At papunta na kami kalakap na. At dito yung kainan. Pagkatapos dun sa simbahan. Ganto ang bibi ko. Yan, piyesa-piyesa yan. May sayawan dito kagabi mga par. Ano? Yan, pupunta na tayo. Ano? At kakain at mamaya na lang tayo mag-outro ng mga par. Yun. At so you, what's up mga par? No? Tapos na nga ang ating misa. No? At ang ating piyesta mga par. No? At etong take na to is kinuha ko nung ano na to. No? Kasi linggo yung ano natin piyesta mga par at inaano ko kasalukuyan ko itong in-edit ngayong ano no 14 mga par no at Tuesday mga par at ayun lang mga par pasensya na nga pala sa ibang video doon no kuha ko na lang yung sa ano na ibang cellphone no kasi yun nga nabisi tayo sa pagsiserve no kaya hindi na din tayo sa ano hindi tayo mismo yung nagvideo doon sa mga video natin no mga par sa mga clip na makakuha mga par pasensya na no at sana napasaya at nalibot at na-info kayo ulit no mga par no sa yun nga sa aming pag-serve at sa piyesta namin no at ayun lang mga par sana napasaya at basta yun nga mga par info mga par no at ayun lang mga par like, comment, share and subscribe mga kapar at laging good vibes lang tayo no at inulit ko mga par, kung sino gusto na magsakristan, mag-choir, sakristana, dito lang sa ano, sa Rosario or kahit saan na malapit lang dito sa Rosario no. Mga par, contact niyo lang kami ni Par West no. O kaya pumunta kayo dito mismo no sa simbahan ng Isla Bonita na magtang taon lang kayo doon mga par no at nag-ano kami mga par nagpapapasok kami ng mga choir sa Kristan at sa Kristana mga par at ayun lang mga par peace out and prr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